We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters. At kung inyong napapansin, wala kami ni sis sa aming bahay. Wala talaga, that's correct. Dahil hindi kami sa bahay, ni Master Showman, si Kuya Germs. Hello! Hello! Good morning. Welcome. Welcome naman sa sis at welcome kami sa bahay niyo. Fine. Welcome kami sa bahay niyo. Pasensya na kayo, medyo maliit lang ito, ha? Ay, maliit daw! Ngayong araw na ito muli masasama-sama at makakachika natin ang mga totoo at original na members ng Everyday Barkada na nakasama natin at nakalakihan nating lahat. Tama! Sila ang nagatid sa atin ng saya at inspirasyon magmula Lunes hanggang Biyernes. At hanggang Sabado, pinaka-aabangan natin sila. At bakit hindi entertainment to the max ang handog nila? Kaya mga sisters, malalaking stars ngayon at dating member nila ang kasama natin today. Matagal na po natin silang hindi nakikita at nakakasama. Kaya naman excited na kami ni sis at saka ni Kuya Germs na makakwentuhan sila. I'm sure excited na rin kayo na muling makita sila. So, eto! Hi, I'm Harleen Bautista representing the Monday Group. I'm Susan Lozada. I'm Karen Timbal. I'm Maricel Morales. I'm Brian Mondar. And I'm Lovely Rivero. Representing the Tuesday Group of Bass Entertainment. I'm Romnick Sarmenta. I'm Jojo Abellana. And I'm Jackie Davis. And our way, the group Wednesday. Tagadats kami. Alam yun na yun. Yun na yun. I'm Anna Viera. And I'm Don Umali. And we're from the Thursday Group of Bass Entertainment. Hi, I'm John Regala and Romano Vasquez. And we are representing the Friday Group of Bass Entertainment. What's exciting ang araw natin ngayon? Mga dating member ng Dax Entertainment ang makakachika natin ngayon. At dito lang mismo mangyayari yan sa bahay ni Kuya Germs. That's right! Siguradong masayang kamustahan at walang patid na kwentuhan na naman ang magaganap ngayon dito sa SIS! Well, welcome to Germs Cinema. Kaya na. Let's go to Germs Cinema! Let's go! Always, always be. Ang mga members ng Vats Entertainment. Ayan. Umpisa natin ang question, ha? Kung sino gusto sumagot, feel free. Parang ang dami. Ang dami. Raise your hand. Okay. Nahiya. Sige. Unang question ko, karamihan sa mga members ng Vats, dumaan daw sa audition. Lahat ba kayo nag-audition? No. Hindi lahat. Sino nag-audition? Sino handpick? Sinong handpick? Ayan. O kasi, karamihan ng handpick, active na sa showbiz. Kagaya ni Lovely, ni Romnick, ni Chucky. Oo. Diba? Si Romnick, Diyos ko, ganito pala. Oo naman, my God. Diba, Romnick? Okay, ganito ang gawin natin siguro, ano?
if my suggest go oh, the first batch ng DATS talaga eh walang audition. Ah, walang audition. Dahil yun yung mga either anak ng artista or meron na talagang karanasan kahit papano, no? Mm-hmm. Like Lea Salonga, si Lovely, mm-hmm. si Lotlot, si Monching, si Manilin, si Cheryl, si Tina, si JC Bonin, Max Bonin, Mon Alvir, and sino pa, Jojo Alejar. Yan ang mga original na hindi dumaan sa audition. Hindi na dumaan. Ano yung exposure na sila. Oh, tapos yung after that, the second batch, Kuya Jerms, nag-audition ako. Yung second, merong halo na merong audition, merong recommended by the, like this, like that. O, oh, kagaya ni Brian. Brian, drummer ka daw talaga ng banda. Oh, no? Yes, sir. Bago ka nag-start. Ano banda? Actually, parang family band. Sama ko yung sister ko at yung brother ko. Drummer ako ng band na yun. And then, yung band namin, pinag-guest sa show ni Kuya Jerms, daigdig ng mga artista. Then, he saw me there from that band and he offered me that. Sabi ko pa nga, wala ko alam dyan. Hindi ko lang kumanta eh. Pero Kuya Jerms told me na, why don't you try it? Gusto mo, you sing every Thursday, and then every Friday, you join your band to play in DATS Entertainment. Tapos sa DATS ka na natutong sumayaw. Exactly. Ito ba yun? Talagang doon ka na natutong. Dancing break. Actually, talagang memorable experience yan sa akin. Kasi my talent was to sing. And then, tuwing nung nauso na yung production numbers sa DATS, so meron ng dancing. And most of the time, nasa likod ako. Doon ako sa pinatago. Kasi kung pinapapunta sa kanan, ako papunta sa kaliwa. So, never ka naging frontliner? Nung naging actor, siyempre, na-realize ko na ano bang ginagawa ko, di ba? Pagkatapos kung hindi ako mag-aaral, I'll just stay at the back. So, I tried to learn dancing and then dumating yung time na, yun nga, nasa harap na ako lagi. Na-develop na. As si Romano din nag-audition. Paano ka pumasok? Warriors ako nagsaga, nag-jeep ako nung araw eh. Eh nung nagkataon na nagkaroon ng live DATS audition. So, yun na yung pagkakataon na hindi na ako mag-jeep. Kaya nga lang, kumanta ako live on air. Kumanta ka? On air? Oo. Ay! On air, live! Mo? Ay! Eh, paano kung hindi ka okay? Eh, paano yung live na? Nangamatis ka talaga sa TV. May boses naman si Romano talaga. Meron boses yan. Okay. Cool. Sino pa nag-audition? Me. May mga issues na kasi dun sa DATS before na keso may kapatid ka, malakas, may palakasan sa loob ng DATS. So I decided, sabi namin nung I was talking with my mom, sabi ko, ma, sa tingin ko mas maganda mag-audition na lang ako. And then in-open up namin kay Kuya Jerms. Kuya Jerms, mag-audition ako. So yun, doon nag-start. Kumanta ako. Okay, sino may pinaka-embarrassing experience sa DATS? Ano yun? Sige, kwento. Embarrassing? Nung meron kami production number na may lifting, then dun sa end ng production number, ang kapartner ko pa nun si Alan. So he's, yung kumbaga pareho kami ng hype. Okay. So nung ending ng production number, dapat magpo-post, naka-lift and then magpo-post. So nung medyo madulas yung damit ko noon eh. So naka-gown kasi kami. So pag buhat niya sa akin ganun, silhouette na yung pinakaano ng production number. May makikita kang shadow biglang boom. And then, yun. Ako yun. Andun kami sa tagiliran. Kitang-kita talaga yung, tapos makikita mo yung giggles ng sa shadow. Lahat ng tao, manunig. Sino pa ang meron ganyan? Sino pa ang may mga ganyan? Well, ako siguro yung pinaka hindi ko makakalimutan yung may production numbers kami na ginawa na may mga candle na kasama. So yun, may 'di ba, syempre natutunaw yung kandila, no? While may choreography kami, biglang natamaan ng isang co-member namin yung kandila na bumuhos sa mukha ko lahat. Kasi patapos na yung production number, pero tuloy pa rin ako. Tuloy pa rin talaga yung nasa mukha. Hindi lang napaso yung face mo nun. Sobra. Even the Secretary of Future, si Tita Carms, nagpanic nun. Kasi nakikita-kita sa screen yung buhos nung aray ko. Melted candle. Hindi talaga sa mata, pababa.
Nanalo ba tayo nun? Panalo yun. Kasi nanakatanalo naman. Tayo naman. It's only dahil sa yung self-control at pagdidiis na nanalo. Binabot ako ba ito? 6 months ka lang daw. Bakit 6 months ka lang? Actually, ako yung pinakaunang umalis sa DATS. Ano? Ako yung pinaka-maikli lang. Why? Eh, nag-asawa ako. Kaya nag-asawa Don, ikaw na nga, magsalita ka naman doon. Oo, alino ka ba? Parang doon ka, oo. May embarrassing experience ka ba? Well, normally, yung mga blunders namin sa production number, yan lang naman eh. Karamihan, actually, feeling ko lahat ng mga embarrassing moments yung mga blunders sa mga production numbers. Sa tingin niyo ba, mas maganda ang naging training niyo sa DATS kesa sa mga nararanasan ng mga young stars ngayon? Or ano yung edge nyo sa kanila? Ano? Sa tingin nyo na hindi nila matututunan ever, pero natutunan mo? Siguro malaking edge na yung si Kuya Germs yung naging mentor namin. Mm-hmm. Yun yung talagang malaking bagay na maipagmamalaki namin. Kasi hindi lang naman yung training sa pag-host, sa pagsayaw, pagkanta. Kasi in-instill sa amin ni Kuya Germs yung values eh. Pakikitungo sa ibang tao, pakikisama. Disiplina. Na, ewan ko lang kung medyo hindi ko napapansin sa mga bata ngayon. Yung, yung minana mo siyempre sa mga natutunan mo sa mga taong nirespeto mo sa industriya, eh kailangan talaga yung professionalism dito sa hanap mo nito. At saka gusto ko talaga i-emphasize sa kanila, hindi all the time money. Yeah. Wag yun na ano, dahil actually, hindi mo sasabihin si Lea magjo-join sa DATS, si Lovely, sila Lot, sila Monching, 500 pesos ang allowance lang. Isipin mo yun. Kaya ako, kabado ako nung pinaplano ko yan, baka ako hindi sila mag-agree, ano? Pero nung lahat sila kumumporme with the parents, sabi ko, wow, nabuo ko rin yung, ano, yung balak ko, no? Na mapakita ko na kailangan ng mga kabataan ng isang show na pwedeng magbigay dahan sa kanila, sa kanilang pag-angat sa karir nila, sa showbiz, ano? And it happened. So, up next po, ang lahat ng klaseng love sa DATS. Oh, yan. Magbabalik na sis. On the lady in tights or the bride. DATS Entertainment, marami. Kasi talagang mahirap mamili ng isang event na talagang gusto ko. Kasi in fact, yung buong stay ko, memorable na yun eh. Dahil sabi nga nila, hindi mo na pwedeng ibalik yung DATS eh. Siguro kahit anong show ang itayo nila na youth-oriented, kung ano, puro kabataan, siguro hindi na didikit rin siya kasi kaka ng DATS ng siguro ang masarap lang noon, lagi kami dati ng pananalo, tapos yung grupo namin, masaya-masaya, para kami magkapatid, para kami kapaling. Saka syempre yung disiplina na binigay sa amin ng video, so yung nahilig ko na ako. Always, always be. I'd like to welcome ang bagong dating si John Regala. Hello, John. Okay, sabi natin pag-isapan natin ang love. Uy, love. Uy, ito. Sino mong ipili ng mga magkaka-love team? Ang fans. Ang fans talaga. Parang kung halimbawa may sumigaw ng Romney Carlin, ganun. Mas yun ang feel nila. Yun ang nagiging ayos. Ah, dun. Parang kung hindi nyo feel yung ka-love team. Sige lang. Wala, sige ka lang. Anong taglaan niya? Yes, yes. Ano na lapit ka kayo kay Kuya Jerbs? Kuya Jerbs, baka naman pwede yun. I think ang public ang nag-create niya na yun. Panahon pa nila Carmen Ruelio, uso na mga love team, kamang ganyan. Tumatakbo lamang yan na nasusundan ng generation. Yun lang ang paliwanag ko. Hindi ko pasalanan. Ang fans ang may gusto niyan. Siyempre, para pag mag-love team kayo, parati kayo magkasama, constantly kayo magkasama, kayo ang pinag-prepare. Ay, nagka-develop pa naman ba yung mga love team na yun? Lahat ba nagkatuloy? Umamin! At nagtanong natin sino mga ka-love team nila, okay? Tsaka sino ka-love team mo nun? Si Isabel.
Isabel, si Isabel ka na, oo, si Isabel. Ano nangyari? Nagka-developan ba kayo? No, actually, parang hindi kami laughing, parang working team lang talaga kami. I coined it that way. Pero may nakwento sa akin si Isabel. Oy, controversial to. Nagkaroon ng relasyon, pero hindi natuloy talaga. Hindi nagkatuluyan ng gusto. Si Cheryl kayo doon. Nagkaroon ko sa explanation sa Romnick, ha? Malamang si Harleen talaga. Yun eh. Ang pinatawag na pagkahaba-haba man ang posisyon sa simbahan din ang tutorial. Hindi ka naman dyan, sa participate ka naman. Ako sa Love Team, bilang isa sa mga pinakamatanda sa Dutch, ako yung nagiging magandang ehemplo sa kanila lang. kaya mga role niya pala yung kontrabida. Kaya kanina sa first segment, nabanggit natin si Jennifer Mendoza. O nabanggit ko uli ngayon. Dali, Don at saka Jojo. O yun, sabi na ba yung reaction ng dalawa? Sino muna sa buhay ni Jennifer? Sabi ko na pala, hindi nila makakalimutan ko. Naging inspiration. Yeah. Kasi normally din naman sa kahit man sa anong grupo, kahit di love team, minsan meron din mga mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kaya syempre, pag bawat na pumapasok kami, every time na nasa dots kami, parang very excited kami lahat kasi syempre nandun yung inspiration. Uy! Nandun yung inspiration. Crush niyo nun sa loob ng dad. Okay. Siyempre, may mga kanya-kanya kayong crush. Actually, natatawa ka kasi minsan, nagkakapalitan pa sila. Kunwari, nag-on si ganito, tsaka si ganyan. Tapos later on, meron naman sila naman ngayon. Saan natin kung sino ang crush nila, Janice? Saan natin lovely? Sino ba naging crush ko doon? Si Francis siguro, Magalona. Si Francis? Si Susan? Madami, hindi. Si Aileen, sino naging crush mo? Maliban kay Romini. Siguro si Ian na lang. Si Ian na lang. Okay, di ba kanina pinag-usapan natin yung mga competitions na yan? Yung Saturday competition. Balik tayo sa mga competition. Okay, balik tayo sa mga competition. Sino-sino naman ang mga nagkakapersonalan pagdating dyan sa mga numbers? Yung nagagalit kasi inagaw nila yung idea natin, inagaw nila yung idea natin. Kaya members sa leader. Oo, normally. Sino ba ang mga leader nun? Sa likod ng ate. Sila Ricky Rivero. Joel. Si Romnick. Sila. Ako huli sa grupo namin. Yung leader ba nagpa-plano? Hindi rin. Actually, leader. Kasi sa'yo lang nangigaling yung main concept. Pero pagka hindi na nagustuhan ng grupo, hindi mo rin tutuloy eh. Kasi meron kayong portion na that's acting. Sige nga, gawin nga natin yun. Hindi nyo alam kung sino tatawagin namin. Parodi natin yung ano, yung eksena. Watch the video. Pag nandito tayo sa kusina ko, huwag muna tayo magtatawagan ng bupake. Magkaragan tayo. Pwede ba yung sombrero mo? Pakitanggal nga. Opo, okay yun. Pinalungkat itong 2015 mo. Maganda mga accomplishments mo. Ang problema na, ang iyong eligibility. Lack of formal schooling. Sulat na dinayalog nila. Ang haba nito. Ang haba lang. Kaya ka muna. Ang improvise ka lang. In gist. Okay. Siyempre, dalawang lalaki ang bitirin.
Okay, Jelly, sabi. Ano ba? Ah, itong babae, ito lalaki. Sinong yung lalaki, pipiliin niyo. Chucky! Hindi, ano kayo? Bato-bato pick. Ah, sige. Manalo si Eddie. Jojo! Ay, matatami mo sila! Hindi ko meron kayong taga-ganun. Lights, camera, action, dialogue. Ang haba masyado, hindi ko na matandaan. Bakit? Tayo ka lang dyan. Ang gitna eh. Teka. Uy, sayang oras. Sige, ready. Hindi ka naman nagbayad ng negative. Ready. Okay. Dive. That's acting, sasis. Scene 1, take 1. Action. Oh, baka nandito ko sa opisina ko. At bakit ako sa lamiga pa? Wala naman, wala ka naman sa labas, ha? Alisin mo nga yan. Opo, may yan. Ano itong nababalitaan kong, merong ka raw anumalyang ginawa rito sa bayan natin? Layo. Layo, ano? Layo. Bali! Sir, ano mo bang anumalya? Balita ko may sinalvage kang tao na hindi ko nalalaman. Kailangan mo bang ipaalam muna ho sa inyo? Sana parang hindi ganun yung excelling nangyari, ah. Ano ang kayo number two? Alam mo ba kung ano ginawa ng tatay mo? Ha? Ano ba ang ginawa ng tatay ko? Pagkatapos ng bugbugin ng nanay ko, pinatay pa. Nanay. Eto, maganda. Ano ba? Isa lang ang pag-inig natin. Isa lang. Okay. Hindi na namatay. Sige. Jelly, isa lang bang dadayo? Hindi, dalawa. Okay. Yung babae, di ba? Yung dialogue na, ano? Ano ba ginawa ng tatay ko sa nanay mo? Okay, go. Sigaw ni Nick. And Karen. Okay. Karen, dali ka na, dali. Parang hindi ko lang panood yung nangyari. Ang sasabihin mo lang, ano ba ang ginawa ng tatay ko sa nanay mo? Okay. Clapper. Clapper. Alam mo ba ang ginawa ng tatay mo sa nanay ko? Ha? Ano ba ang ginawa ng tatay ko sa nanay mo? Binubog na nanay ko. Tapos, pinatay pa. Tapos sabi niya, pakakasalan daw niya nanay ko pag namatay nanay mo. Parodin natin to. Kapal na mukha mo, Elmo. Pati bata ginagamit mo. Sarado ng tenga ko sa lahat ng pwede mo pang sabihin. Umalis ka na. Umalis ka na! Okay. Si Don. Don. At kailangan girl. Girl. Susan! Palit. Paano yung lapel? Okay. Make it serious, ha? Quiet. Ready? Lights. Camera. Action. Take one. Lambutan ang puso mo. Ang kapal ng mukha mo, Elmo. Sarado na yung mga tenga ko sa lahat ng sasabihin mo. Ano? Lumayos ka na! Ay, nako! Pero para nauna siya umalis, bago siya pinalayas. Bago ka naman pala na yun. Alis ka na? Ay, nako, nakita niyo po ang galing nila sa mga Animal Entertainment sa pagbabalik. On the lady in tights for the bride, with a guy on the side for the ball, where she gives him her heart. That's entertainment. The plot may be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee. Always, always be we are sisters. We are sisters. Si Ana Abiera, Thursday Group. Yes. Yes, welcome, Ana. Okay, ito na.
about Kuya Germs. Pero bago yun, syempre, si Kuya Germs ang tumatay yung magulang nyo sa That Entertainment. Ano sa tingin nyo ang pinakamahalaga, pinakaimportante, at pinakanakatulong sa inyong lesson na naituro niya sa inyo? John? Well, professionalism. Yan ang naituro sa amin ni Kuya Germs. Kung paano magmahal ng tapat sa aming trabaho. Uy. Ana, always be on time. Ayun. Saka sabi niya, no matter, professionalism pa rin. No matter what, maski may shooting ka, you have to go to that. Talagang ano yun, you really have to be, pag naka-oo ka, dapat gagawin mo talaga. Okay. Okay. Ito na, it's time. All about Kuya Germs. Tingnan nga natin kung sino sa kanila nakakakilala talaga kay Kuya Germs. Ano ang favorite expression ni Kuya Germs? So, tataas nyo ah. Tataas nyo. A, B, or C. Meron kayong mga ano. A, B, or C. Taas nyo lang. Ano ang favorite expression ni Kuya Germs? A, walang coaching, mga audience. B, the show must go on. C, walang tulugan. Hindi, panahon ng dance ba yan? Ano? Oh, panahon ng dance! Kailangan panahon ng dance! B. Okay. Okay, lahat. B ang sagot. Yeah. Kuya Germs, ano ang sagot nyo? Yeah! Yeah! All about that, sabi. Ano ang favorite color ni Kuya Germs? Na kuya, re. A, red. B, green. C, blue. Taas, dali! Okay, Kuya Germs, what is your favorite color? Na-cancel na. Well. Yay! Ano ang nagpapalungkot kay Kuya Germs? A, nung hindi ganong sumikat ang artista. B, nung nawala ang dots. C, pag may umaalis na member. Okay, Kuya Germs. B! Yay! Ano wala ang dots? Oo naman. Ano naman ang nakakapagpagalit ko, Kuya Germs? Ayun na. A, pag late ang artista. B, pag di nakakapag-perform ng maayos ang artista. At C, yung show na ginawa niya na di pinapahalagahan. Nakandali ito na. Ayan na. Diba talaga na? Okay, Kuya Germs. C, yung hindi pagpapahalaga sa show na ginawa. Premyo ba to? Ang dami ko ng points, ha? Ano, Marquis from Twitch. Ay, at tatanungin natin, baka ano, baka magbigay ng premyo si Kuya Jer. Uy, sana sumali tayo. Ano ba natin sa sakot? Yung bari may budget. Eh, ba niya lang sinabi sa na? May private, dapat kayo inapa para dinaling na. Ano ang nagpapasaya kay Kuya Germs? A, ang nakakapag-create ng show at nakakapag nakakapag-create ng talents. Yeah. B, pag rest day niya. At C, pag umaten ng party. August ba? Siyempre naman. Ano kaya nilagay ko lahat? Ano naman ang nagpapa-excite kay Kuya Germs? A, pagdating ng awards night. B, pag may bisita siyang darating na balikbayan. Or C, pag birthday niya. Ay, hindi ko maalala kung ilang taon na siya, birthday niya pag birthday siya. Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Si Jeremy. Ay, walang tama! Ano? Awards na. Ay, mali akala ko ito eh. Ay, okay. Na group. Okay. Kailan sila celebrate ni Kuya Germs ang kanyang birthday? October. A, October 4. B, October 14. C, October 24. October 4. Uy, ang galing. Uy, ang bagay talaga yan. Oo, nanghula lang kayo.
judge sa mga yan. Alin sa mga sumusunod na pelikula ang dinirect ni Kuya Jerome? Huh? Nako. A. Guy and Pip. B. Juanita Banana. C. Bathing Beauties. Ano? Bathing Beauties. Ano? A. Guy and Pip. B. Juanita Banana. C. Bathing Beauties. Pictures, ano nga ba yun? Loko-loko. Ano then, ba yun na baka kapanahon na naman Kuya Jerms yung pagdidirect, hindi namin naabutan nyo. Kuya Jerms, what is the answer? A. A. So ano yung update natin ang leading? Tie? Okay, sige. So, teka, mag-eliminate tayo ng group. Ang leading na tie, si group ni Monday group at saka Tuesday group. Ito yung Monday group. Ano yung Monday group na maglalaban? Ano ang favorite hangout ni Kuya Jerms? A. Internet cafe shop. B. Bar and restaurant. Or C. Mall. Mod. Kaya gaming si Kuya Jerms, ano ba? Okay, Kuya Jerms. Oh! One pa rin eh. Tie pa rin kayo eh. Ano ba yun? Tiebreaker, dali. Ito, anong favorite PBA team ni Kuya Jerms? Ako ako sasagabi ko lang. A. Pure Foods. B. Red Bull. C. Alaska. Red Bull? Ano A? Pure Foods. Alaska. Wala akong hilig sa basketball. Okay, Kuya Jerms. B. B. Red Bull! Consistent lang naman. O, dali. Magpapalik pa po kami kasama pa namin ang Dance Act. The lights on the lady in tights. The bride with a guy on the side. Hindi ko makakalimutan ganyan. Iba yung reaction ng fans. Iba ang fans. Parang mas wild sila. Mas receptive yung mga fans. Example na lang sa hindi ko makakalimutan. Mag-show kami sa Quirino Grandstand. Maliit lang yung stage namin, tsaka yung backstage maliit lang. So para mag-perform ka, iikot ka dun sa backstage. Lahat ng bumabalik, kada may bumabalik, lahat may kalmot, may mga kurot, hanggang palabas, nahirapan kami palabas, talagang brasuhan, tulakan na, dahil wild talaga yung mga fans, so hindi ko makakalimutan. Kasi naman. Ano naman hindi mananalo yan? Okay. Kumusta na ba sila ngayon? Ano na ba ang ginagawa nila ngayon? Si Susan, balita ko, nag-play ka na sa? Yes. Hanggang ngayon? Kailan mo yung ginawa after that? Hindi yun. When I was in UP, I was taking up music. Pero on and off eh. So, I got more busy into showbiz. So, nagka-top dance ka? May ballet pa eh. Nag-ballet ka pa? Well, sa States kasi nag-aral ako ng top dance sa ballet. Ano pa ang ginagawa mo? Tumutuloy ka sa alambre? Dami ka nagagawa. On stage. Ano feeling mo? Hindi, nervous. Grabe. Kasi with playing saxophone, I still have that yung talagang matinding kamay. Nervous. Pero sa kanta or sa sayaw, walang masanay na. Medyo, okay. Ako, sige. Pagka-iba nga naman yung ginagawa ko, yun ang nervous talaga. Parang feeling mo, na-win ka talaga ng ano. This is world! This is world! Ano siya local competition? Hindi, actually wala siyang local competition. Kumbaga, yung organizers ng Mutiana Pilipinas just chose me. It took them a month of convincing.
before I finally said yes. Anong feeling mo na na-win ka? Nervous, pero hindi ako nag-expect kasi the whole time kasi ako yung pinakamaliit. Actually, pangalawang pinakamaliit. Oh, sino pa ba? Si Brian, ang ginagawa mo ngayon, Brian? After that, I went back with the band. Tapos yung band kasi we go abroad eh. And then last year and this year lang nag-solo ko. I came from Japan. Singing, sting. Si Anna. I have my pet shop. Hey, pet shop dad. Yeah, I have here near Kuya Jerome's house, here in Granada and in Malate. So pet shop, well, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Ako ngayon, baka nga... Para kapitapitagan ka today. Hindi, busy ako sa Net 25 ngayon dahil may sisimula kami bagong series, ng drama series na ako mag-direct. Wow, director ka na! Pasali naman! Pasali naman! Si Shaki! Wow, Shaki! Nag-a-arrange ka na ng mga jingle ng commercials. Yes. Mm-hmm. Pasample naman, oh! Ano na nagawa mo? Marami na. Commercials? Oo. Well, I've done Barrio Fiesta and well, a few SM jingles which are still pending, so... Ah, so, wai muna. Wag muna. So, yun na. But, sample. Ikaw mismo kumakanta ba nun? Sometimes we get a voice talent to do that. Depende kasi sa mood ng commercial. Noon pa ba nagko-compose ka na talaga? Yes, I used to arrange for That's Entertainment, mga production numbers. Oh, musical inclined na ikaw nag-aareglo. I wrote a song. It's supposed to be released a few months from now. Ang title niya is Healing. Bale, ikaw kumanta? Yes. No, actually hindi ako kakanta, pero ako nagsulat at nag-arrange. Sino kakanta? It's a band, it's a second album of Retrospect. Ah, Retrospect! Okay. Okay. So, it's supposed to be acapella, it's supposed to be acoustic. So, anyways, just sing you part of the song na lang. Okay. Nakatingin ako sa mga bituin, aking tanging hiling, dinulong ko sa hangin. Umaasa akong talay makarinig at mapagbibigyan ng hiling na pag-ibig. At kung naririnig mo na at kung sagot mo ay wala, patuloy ang hiling ko na makapiling ka. Ayan! Thank you! Pero kaya kung feeling mo, pag narinig mo ganyan na some of them na nag-continue sa showbiz at some of them, showbiz pa rin pero naiba ng konti. Oo. Well, siyempre naman sa isang bagay na yung pangarap mo na makapag-create ka at meron kang may probe. kung hindi naman sila nakapagpakita ng kung ano yung natutunan nila sa dance, siyempre, madidisappoint ka. Pero, in reality, talagang I'm so proud na meron silang pinatunayan. Meron napunta sa Broadway shows, meron napunta sa beauty, meron napunta sa iba-ibang klase ng... Politika pa! Meron sa politika. Kaya, hanapin mo, meron sasabihin sa'yo na galing yan sa dance. Harlene, sa tingin mo, ano ang maibibigay mong advice sa mga aspiring young stars of today? Siguro kagaya din ng advice na binigay sa amin ni Kuya Germs, na una, mahalin mo yung trabaho mo. Hindi pwedeng laruin lang to kasi mahirap. Hindi siya madali. Huwag mong kakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo. Yun. Tapos, manalig ka lagi sa Panginoon. Yun, yung mga ganun, maging professional, disiplina. Saka huwag yung pera. Yung lagi na, pag may, alimbawa, meron kumukuha, dahil maliit lang ang offer, sabi ko, huwag ganun. Yung konting bariya dito, konting bariya doon, pagsamahin mo yan, malaki meron yan. Meron din yan. Not always for the money. Happy ba kayo para sa mga kamyembro nyo na ngayon, okay na sila, sikat na sila? Oo. Parang proud ba kayo? Uy, nakasama ko siya noon. Minsan nagugulat pa kami pag kunya sa dyaryo sa TV. Uy, di ba ano yan? Taga-dance yan dati. Ano naman ang masasabi nyo dun sa mga kamyembro nyo na
medyo hindi nila masyado. Hindi sila, hindi na nila naipagyayabag na nanggaling sila sa DAT. Kawawa naman sila. Pero in fairness, sa mga ibang co-members namin na hindi na nagtuloy sa showbiz career nila, we still contact each other, nagtatawagan kami. Ah, nagkikita-kita pa rin kahit kayo? Kahit mga malalayong lugar na sila, nagtatext sila, minsan nag-i-email. Or... Okay, what is one word na pwede nyo sabihin that could describe that entertainment? Pwede yung phrase. Ha? O, oh, phrase. Sige na nga, phrase. Phrase. Workshop on air. Workshop on air. Myself. Life all in one. I could say it's education. Okay. Love. The original. Started a trend. Original. Original. It's original. Original talaga yan. Dati kasi hindi, walang nakapag-isip na pwedeng magkaroon ng isang youth-oriented show. Na ganun klase. And has produced... Has produced a lot of stars. A lot of talents. Ganyan lang kayong lahat dito sa dinami-dami na. Ilan ba, Kuya Jems? Lahat. Kung masa in 10 years, walang dekada yan eh. Mawit ng libo yan. And some of them, hindi man sila nagtatrabaho in front of the camera. Bibihan kasi sa likod ng camera, kagaya ng isang kakilala namin. Oo, nakasama po namin dito sa show. Hi, Jimmy! Kala mo, marunong sa tingka namin. Ay, hindi ka nilingdas. Hindi po talaga. Salamat po, magbabalik pa ang sis! I also help people with the entrepreneurship program. So, sa mga interested that wanting to get into the business, they can earn dollars. They can just look at my website sa www.my7diamonds.com/myblessings777. Medyo mahaba. My7diamonds.com. Pero pa makakaya sa dyan, Jojo. Boobie, basagan ng mukha with Manny Pacquiao. Basagan ng mukha ba talaga yan? Ayaw, no? Ay, hindi naman siya violent. Hindi siya violent. Oo, pinag-asagan ng mukha. Okay, salamat. Ah, ikaw na love. Yeah, sana ko panoorin nyo. Malapit na rin palabas Pintig with Julio Diaz, Daniel Fernando, and Via Veloso. And also sa mga taga Bacolodon, nandiyan po ako sa October 19 and 20 for a solo show sa Saltimbocca Music Lounge. And sana po abangan nyo, mag-open po ako ng bar cafe sa Makati by October, yung Ultra Cafe. Wow. Okay, thank you. Okay, sayang ka very lahat. Siyempre, in all of this, of course, the person to thank is nobody but Kuya Jer. Yes. Tayo magbigay ng tribute, usually yung mga tao eh, lost na. Hindi na nila ma-appreciate. Mas maganda ata kung bibigay natin habang buhay pa. Oo, tsaka yung pasalamatan natin habang nandiyan pa siya to at least ma-enjoy niya yung moment of glory na. Alam niyo, Kuya Jerms, ang dami niyo talagang nabibigyan ng chance, nabibigyan ng break. Obviously, sa That's Entertainment, sa dami ng talents na yon, ang dami niyong na-produce. Yun na nga, like what I said earlier, nasa show business, wala na sa show business, o nasa show business pa rin, pero nasa likod ng camera. The important thing is you gave them all a break. And maybe ang, they're also good because lahat po ng mga in-instill yung value sa kanila, lahat po ng naituro nyo sa kanila, hanggang ngayon pinapractice pa rin nila. Dala-dala nila. Thank you again, thank you so much. Hanggang bukas po. Hanggang bukas po. Come on, Jonas! Mga sis, punta tayo sa Give a Gift 2001. Launch on September 24, 2001 at 4 p.m. sa Glorieta Activity Center. We'll see you there! Sis would like to thank the following: Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio, Salon de Manila,
Raymond Isaac of Portfolio Photography Studio Incorporated, Janeline Shu, Mosimo, FNH Folded and Hung, Under the Sea Pet Shop, The Art Shoe Enterprises, Union Square for the Furniture Pieces, Vic Barba of Exotic Marites Garden, Wayless Center, Bulacan Garden, Human, Adidas, Chloe for Eyework and Opera. Ayaw na sa loob. Mamaya pa po kuya dyan. Yeah! On the lady in tights or the bride.